Hello guys! Hello Air Signs! Hello Gemini, Libra, and Aquarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Oops. Okay. First three cards tayo. Okay, new beginnings, go with the flow. Memories. Okay. So, nakikita natin, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius, na eto naka-reverse kanina, di ba? So, pwedeng parang may pumapasok na new beginning sa buhay mo. Yung parang ina-urge ka ng universe na makapagsimula ng bagong buhay, pero parang nire-reject mo siya. So, ibig sabihin, masyado kang nakafocus sa past mo. Meron ditong hindi masyadong wini-welcome yung new beginnings. Yung parang, like sa trabaho, hindi siya masyadong naka-focus sa movement forward kasi hindi siya maka-move on sa dati niyang trabaho. Parang ganun. Ito naman, sinasabi ng Baraha na sa araw na ito, marami kang maaalala. So, marami kang maaalala. So, ibig sabihin, maaalala mo yung mga nakaraan, yung memories mo sa nakaraan. Like for example, maaalala mo yung nangyari sa kapamilya mo, maaalala mo yung wala na dito sa mundo, yung mga nauna na doon sa spiritual world, and so yung mga happy moments or mga bad moments na nangyari sa'yo sa past ay posibleng yun yung palagi mong binabalik-balikan. Niroromanticize mo siya na hindi mo masyadong nabibigyan ng focus yung parating. Diba? Yung parang masyado ka nakafocus sa past. Sinasabi sa'yo na Baraha na go with the flow na, okay, kailangan mo nang i-let go yung past and i-welcome mo na itong new beginnings. Simulan mo na yung bagong buhay. Go with the flow. Let things happen. Hayaan mong mangyari ang dapat mangyari. Okay? So, alisin natin yung control kasi the more na kinokontrol natin, the more na hindi nagiging maayos, hindi nagiging maganda. Okay, Knight of Swords. And Four of Cups. So, kung ano man itong hinihintay mo, so, sa araw na ito, posibleng may dumating na balita regarding sa hinihintay mo. It's either message, confirmation, letter, pangumusta, galing sa kapamilya, na wala kang contact. So, yung sabihin yan, may mga balita kang in-expect na hindi mo na inaasahan na darating pa kasi ang tagal na, na posibleng dumating sa ngayon. Okay, Eight of Coins, offer. So, nakikita natin dito na may matatanggap pang work offer or career from someone na related sa'yo sa past. So, dati mong company, dati mong employer, dati mong katrabaho, posibleng mag-offer sa'yo ng second chance or work. Parang gusto ka nilang kunin ulit or gusto nilang ulit makipag-collaborate sa'yo. So, comment down below if you're resonating. Judgment, so magde-decision ka, so kailangan mong mag-decision dito kung talagang gusto mo pa or ayaw mo na talaga. Okay, so Eight of Swords, sinasabi ng Baraha sa'yo na kailangan mong mapag-isipan kasi posibleng yung dati mong trabaho ay sobrang toxic or sobrang hindi ka free. So kung gusto mong bumalik ulit sa stagnation, pwede kang mag-decision na go ulit, pero kung ayaw mo na, start a new life, begin new life. Ito yung sinasabi ng Baraha. Okay, so nakikita ko sa'yo dito na may iba sa inyo, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius, especially yung Libra, na medyo hindi sila masyadong focus sa kung anong gusto nila. Parang nakikita nila yung sarili nila na day by day yung life nila. Which is tama naman, di ba? Na hindi ka masyadong nag-expect para sa future mo. Pero dito sinasabi na huwag mong isusuko yung kung ano yung goals mo sa buhay. May mga goals ka sa buhay na siguro isinuko mo 4 months ago or 3 months ago kasi siguro hindi naging maganda yung 4 months mo. And ngayon sinasabi sa'yo ng Baraha na ituloy mo siya. Lakas loob yung kailangan. Kailangan mo maglakas loob. Okay? Ituloy mo kung ano yung dapat ituloy. Okay? Kalmain mo yung sarili mo. And yun, move forward. Sinasabi ng Baraha sa'yo dito na may choice ka. May choice ka na gawin kung ano yung gusto mong gawin. Huwag kang magsisettle sa stagnant na situation.
huwag kang magsisettle sa abusive na situation or say abusive na relationship or pwedeng sa mga career na stagnant siya, na hindi gumagalaw, walang salary increase or position man lang, na itaas ka for several years, parang ganun. So, dito sinasabi ng Biraha na once na nakarecover ka na dito sa past mo, kasi meron kang dapat i-recover sa past, unti-unti na siyang magiging peaceful yung buhay mo, and then papasok ka doon sa chariot. Yung chariot kasi is mabilis siya. Mabilis na transformation, mabilis na forward movement na pwedeng magdala sa'yo ng financial gain or financial balance. Okay? The Sun. So, sinasabi siya na on the way ka na doon sa overall happiness. So, yun yung dapat ini-aim mo. Huwag kang masyadong nakafocus sa past, and huwag mong i-reject yung mga new beginnings na ina-offer sa'yo ng universe. Kasi itong rejection ng new beginnings is yung iba dito makarelate, yung relationship nila, hindi makamubuon sa ex, hindi makamubuon sa dating trabaho, hindi ka makamubuon sa dating bansa na pinagtrabahuhan mo, balik ng balik yung isip mo doon, kailangan ko ganyan ganito, kahit toxic na siya. Sinasabi dito na iwasan mo yung sobrang pag-iisip, sobrang pag-stay ng late sa gabi sa sobrang pag-iisip, kasi posibleng magkasakit ka or posibleng maka-apekto yan sa pag-iisip natin. Diba? Yung sobrang pag-iisip, yung sobrang yung overthinking na wala namang solusyon na nakukuha tayo, yung patulog ka na tapos bigla mong iisipin. Sinasabi sir dito na posibleng makasira or makasira talaga siya ng discarding mo. So, as much as possible, bigyan mo yung sarili mo ng time para mag-isip. Sa specific time lang. Diba? Like, for example, sa araw-araw, okay, mag-isip ka within the day, hindi yung patulog ka na, kasi dapat habang natutulog ka, nagre-repair yung mga cells mo. So, paano ka magre-repair niya na gising ka sa gabi, sa umaga ka, para kang zombie na, diba, zero to full, diba? So, ang makikita mo dito, it's a manifestation ng triggers na yan na sinasabi na mag-focus ka na sa new beginnings, mag-focus ka na sa new life, okay? Doon na sa happiness, and then doon na sa financial prosperity and gain. Kasi masyado kang nakafocus sa past. Hindi ka makamove on. Yung past mo, parang siya yung humihila sa'yo. Hinihila ka ng past mo para hindi ka makamove forward. Which is mali. Kasi dapat nagmo-move forward tayo. Dapat hindi tayo nagdudwell sa past natin. Kasi pag masyado tayo nakadwell sa past natin, wala na talagang improvement yung buhay natin. So, dito sinasabi na take risky decision. Mag-decide ka according sa kung ano yung gusto mo. Okay? And then, Queen of Coin, sinasabi na etong decision making na gagawin mo is posibleng siya yung maging daan papunta doon sa financial gain, papunta doon sa fulfillment ng mga goals mo and dreams. Okay? Thank you, guys. Bye!